Oh my gulay, I have 20 projects all lined up. Oh my gulay, all projects deadlines today. Have you ever been in that situation? Natuwa ka, ang dami mong projects na nakuha, pero bigla mong naisip na, teka lang, lahat to sabay-sabay ng deadline ah. So what would you do? Hi, my name is PJ Valencia and you're watching Fishlines Creative Vlog. Clients and projects are the main blood of our career. So our tendency talaga, we tend to accept project, get as many projects as we can. Even though sometimes you know that you don't have the time to finish it. Ano, overwhelmed ka sa sobrang daming projects na meron ka, yung pala, hindi mo na malayan na yung mga deadlines pala nito, nagkakaroon na ng conflict sa isa't isa. Now, we all have 24 hours a day, hindi ba? Kahit nasaan ka, kahit sino ka, mayaman ka man or mahirap ka man, malaki man yung company mo or as freelancer ka, we all have 24 hours a day. Yun lang ang binigay sa atin. Kung meron kayong kakilala na nagkaroon siya ng 25 hours sa buhay niya, papaturo tayo kung paano magpadagdag ng hours sa isang araw. So kahit sa part ka man ng mundo ngayon, nasa Dubai ka man, nasa LA ka man, nasaan ka mang lugar, we all have that 24 hours. Pantay-pantay tayong lahat. Now, how are we going to finish our projects if you are running out of time or we don't have time at all for that specific project? Here are some of my tips na kung saan na pwede makatulong ito sa inyo. Outsource. Mag-outsource ka. Hanap ka ng iba. Share a project to a trusted co-artist. Trusted ha? Trusted mo na co-artist. Yes, bakit trusted? I've experienced that before na kung saan kakilala ko lang siya. Common friend ko lang itong artist na to. So, nangyari yun sa akin na kung saan biglang nagbago ng deadline yung isa kong client. So, sabi ko, sige, pasahan kita ng project. I'll give you some of my projects para at least ma-meet natin yung deadline. Dahil hindi ko siya ganun kakilala, alam ko lang is artist din naman siya. Katiwalaan ko siya, I gave him 1 week, tapos nung nandiyan yung client, can we have any updates para sa project natin? Yung hinihingi ko na sa kanya, I have 50 illustrations para sa book na yun. And din ang binigay niya sa akin is 3 pirasong pages. Yes, 3 out of 50, 3 pages lang ang binigay niya sa akin. And then sabi niya, sorry, wala kasi akong time. Kaya ako nga binigay sa'yo kasi nga ako walang time. So it's a disaster talaga. So dapat doon nyo siya ibibigay sa kung saan talagang kakilala nyo na yung pinagkakatiwalaan nyo, yung trusted co-artist nyo talaga. Remember, helping other people never runs out of time. So kung saan, makakatulong ka rin naman sa ibang artist eh. Makakatulong ka din naman sa kaibigan mo. So why not share mo sa kanya yung workload mo? Huwag kang maging madamot sa mga projects mo. Kung talaga naman sa tingin mong hindi mo kaya, gawin mo certain projects na yon, share mo naman sa iba. Remember, always share your blessings, di ba? Pag share mo to sa iba, ikaw ang head ng project na yon. So dapat yung terms and conditions mo ang masusunod. So you better be careful din regarding sa bagay na to. Kailangan clear sa kanila yung bayad na ibibigay mo, kung kailan ang deadline mo, kung kailan mo sila babayaran. Request extended deadline. Wala naman sigurong masama if you will ask your client na, sir, ma'am, is it okay if we extend our deadline? Na-rush lang din ako ng iba kong projects. Okay lang ba? At least 2 days or 3 days lang. Tapos bibigay ko na sa inyo yung final art natin. Just always ask properly. Malay mo, pumayag naman yung client mo, hindi ba? So, walang masama kung susubukan mo. Yun nga lang, you must do this not on the exact deadline. Itong mismong araw na to, tapos ngayon mo lang din sasabihin. Kailangan i-heads up mo rin naman yung client mo. Maybe siguro 1 day before or 2 days before, sabi mo, ma'am, hindi natin mamimit yung deadline natin for the next week. Okay lang ba mag-extend tayo? Huwag na huwag mong bibiglain yung client mo na susunod na lang, tapos susunod na lang ulit. Diba? Paulit-ulit ke. For this, para sa extension ng deadline, pwede mo rin gawin siguro, bago kayo mag-close ng project, always make sure na may leeway ka rin. Now, for example, 1 week po natin siyang gagawin. Pwede ko naman po siyang ibigay sa inyo in 5 days, pero just to make sure, 1 week natin siyang gagawin. So, ganun, bigyan mo rin ng space yung sarili mo, just in case lang naman. Ang maganda lang sa part na to is, pwede ko ibigay sa inyo mas maaga pa in 1 week, pero hindi tayo lalagpas ng 1 week. So, pag nabigay mo sa kanya ng mas maaga ng 1 week, di ba, parang additional pogi points yun sa'yo. Hindi mo kasi siya ibibigay ng eksaktong 1 week. Kasi alam mo naman na 5 days lang, kayang-kaya mo siya, pero sinabi mo sa kanya, just to make sure, 7 days natin siyang gagawin, nagbigay ka ng space sa sarili mo, eh talaga naman na kaya mo in 5 days, di ba? Pogi points yun sa'yo.
What if kung nangyari nga talagang kailangan ng extension, so at least yung 2 days na yun, magagamit mo. Still, pasok ka pa rin doon sa deadline na sinabi mo kay client. Just always remember, there are some clients who is considerate din naman regarding sa mga projects nila. Okay, and my last tip for you, just in case lang talagang wala kang makuhang trusted artist, ayaw din pumayag ni client mo na mag-extend, kailangan na namin yan, di ba? Oh, may mga ganong client eh, na kung saan, artist, may papagawa ko sa'yo, may bibigay ko sa'yo ng project. Sige, kailan ang deadline yan? Kahapon! So may mga ganun talaga na client, so di natin may iwasan yun na talagang rush din yung project na ibibigay nila sa'yo. So anong gagawin natin doon? Rush on it. Wala ka na ibang choice kundi i-rush mo na itong project na to. Sometimes you have no other choice but to rush things out. But this may be a dangerous path para sa'yo. Why? Kasi nga everything will be on rush. And you end up on every work as rush. The result will be rush. They will look like rush. And then sasabihin ng client mo, it's a trash. Yung illustration mo or yung drawing mo or yung layout mo parang rush hour ng MRT. Yung mga mandirigma dyan na nakipagsapalaran sa MRT tuwing rush hour, alam nyo yung ibig kong sabihin, hindi ba? So magiging ganun din ang resulta ng project nyo. So there are times talaga na pag time constraint ang ginagawa natin, may mga bagay talaga tayo na kailangan natin i-sacrifice, lalo na pag rush ang isang bagay. And the number one thing na nasa sacrifice every time na nag-rush tayo ng project is our health. We don't eat, we don't sleep, we just work. So pag yun ang naapektuhan na yung health mo, well, syempre, matatapos mo naman yung project, pero ang laki na nang na-sacrifice sa'yo, di ba? And remember, if you're not well-rested, your creativity is sometimes ayaw talagang gumana. So siguro, if you think na lang na magkakaroon ka ng project ahead, very limited lang yung time na to, before you do that project, just make sure that you are well-rested. At talagang nakapagpahinga ka, nakapag-prepare ka sa project na to, prepare mo na yung sarili mo kung sa tingin mo naman na magkakaroon ka ng project na puyatan. And then, of course, syempre, pag natapos mo yung project mo na puyatan, huwag ka muna agad-agad kumuha ng another project na puyatan. Kailangan talagaan din natin yung katawan natin, yung health natin. Kaya ka nga nagtatrabaho eh. Kaya ka mga ginagawa ito eh, para mabuhay ka. So, better make sure, paalagaan mo din yung health mo. Pwede nga kumuha ng projects na puyatan, pero huwag always, ha? And of course, pwede ka magpadagdag ng bayad kasi nga rush nga eh. Okay, if you think you are caught up on a web of projects and you overlooked your schedule, those are my tips that you can try then if mag-workout yun sa'yo. If you think hindi yun mag-workout sa'yo, think of creative ways. Alam kong may isip ka pa, pwede mong gawin every time na wala kang time para sa mga projects mo, hindi ba? Sineshare ko lang sa inyo mga bagay na ginagawa ko pag ako'y nandun sa ganitong klaseng situation. Just sineshare ko lang. So I know that you have your own creative style on how to handle things out. So if you have your own creative way on how to handle things out pag wala ka ng time pero ang dami mong kailangan projects na tapusin, share mo naman sa amin, type it down kung ano yung mga ways na ginagawa mo, how you handle things out. Okay, so there you have it. Thank you so much for watching this video. I really appreciate your time. I hope you also watch our other videos. So if you have any comments, questions, suggestions, or violent reactions, type nyo lang din sa baba. And also help us out on our channel by subscribing, sharing it to your friends, sharing it sa mga social medias ninyo. Yep, we have a visitor for today. Hey Puzzle, say hi. 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 Okay, so see you again sa iba pa nating mga videos. Thank you guys for watching. So, bye. See you, bye-bye. Bye-bye. Can you say that? Hi, my name is PJ Valencia and you're watching Chicken's Creative Vlog. Hi. Hi, my name is Kiki Valencia. Hi, my name is Kiki Valencia. And you're watching Street Dance Creative.